Hello mga kapamilya, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking mini greenhouse DIY dito sa taas ng bahay. At kung paano ginawa at mapakinabangan natin itong roof deck natin. Pero bago yan, pag hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na para updated ka sa aking mga bagong video. At narito yung listahan ng mga material na ginamit natin. Umabot siya ng 29,030 pesos only. Dito natin gagawin yung mini greenhouse natin. At dati nang may bakod nung pinagawa pa ang bahay. At ang ipapagawa na lang natin ay ang posti at ang bubong. Bago natin pinagawa, tininturahan muna natin ang mga bakod. Ito ay may sukat na 16 feet ang kanyang haba. At ang kanyang lapad ay 24 feet. At medyo paliter L siya. At kalahati lang ng aking roof deck, aking ipapagawa. At pininturahan muna natin yung steel matting at ibang material kasi mahirap ng pinturahan pag nasa taas na yung steel matting. At sa unang araw, nagputol-putol muna tayo ng mga material at nag-welding ng mga poste. At gumamit tayo ng grinder, cutting disc, at portable welding machine. Ang mga material ay nabili natin sa suki nating hardware na malapit sa atin. Itong gagawin nating mini greenhouse, DIY, ay sarili kong idea at lalagyan natin ng steel matting sa ibabaw para yung UV plastic hindi bababa pagka uulan yung malalagyan ng tubig at lalagyan natin ito ng 1/2 GI pipe palibot, yun yung kakapitan natin ng UV plastic ikiklip natin. Bakit UV plastic? UV plastic kasi para napifilter niya yung init. Yung init hindi direct sunlight sa mga tanim natin para hindi masunog yung mga dahon. Ito ang aking foreman, si Kasuni. Hi. Si Suni at ang aking kanyang assistant, si Kajomar. Kapangalan ko pa ang assistant. At sa ikatlong araw, nag-welding na tayo ng steel matting sa ibabaw. At lalagyan din natin ito na mosquito net sa ibabaw para mabawasan yung init sa loob ng greenhouse. At sa pang-apat na araw, habang sila ay nag-welding ng steel matting sa ibabaw, pinipinturahan ko na yung mga poste. Panglimang araw at tuloy pa rin ang welding natin ng steel matting. Hello guys, alam niyo ba na ito ay aking pinagjajagingan dati tuwing umaga pagka tinatapos na akong lumabas. At sa pang-anim na araw, ganun pa rin, welding pa rin tayo na steel matting. We'll be right back.
itong araw ay natapos na natin yung ating steel matting sa taas. At sa pangwalong araw, pintuan ang ating ginawa. At yan guys, natapos yan ang 8 araw at ako na ang magkakabit ng UV plastic saka mosquito net. At bumili ako ng mga tubo na plastic. At ito yung gagawin ko pang clip at pinaputol-putol ko para mas makasipit. Plastic at magpuputol tayo. Hello guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa taas ng bahay. Magkakabit tayo ng UV plastic. Maglalagay tayo ng protection kasi mainit. So, maglalagay tayo para hindi tayo masunog. Siya nga pala, itong aking may bahay. Hello. Matutulog tayo, sobrang init. Kaya lalagay tayo ng protection. Pero hindi ako ISIS ha. Lalagay lang ng ano. Ayan. Para hindi tayo masunog. Wala nang isusunog. Okay. Baka di ka pa naka-subscribe, please subscribe na. Subscribe na kayo. Thank you. Hello guys, bago ako maglagay ng UV plastic, maglagay muna ako ng talang para hindi lulundo yung mga bakal sa taas. Nabili natin ang UV plastic ay sa Sabino Padilla Street sa May Binondo, Manila. At ang mosquito net naman ay nabili natin sa Shopee, sa online. Guys, hindi ko na nakuna ng video yung paglagay ng UV plastic sa ibabaw dahil malakas ang hangin. Hindi na namin mabitawan yung UV plastic sa lakas ng hangin. Pero pinatong lang naman yung UV plastic sa ibabaw at nilagyan ng clip sa mga gilid. Pagpatong natin ng net, alisin natin yung clip sa ibabaw ng UV plastic at ilalagay natin yung clip sa ibabaw ng mosquito net. At doon na natin ipifix. Lagyan din natin ito ng alambre. Ayan. Nilagyan natin ng alambre dulo-dulo para hindi kayang itulak yung clip natin. Para hindi kayang itulak ng hangin dahil malakas ang hangin dito sa taas. Bakit tinawag na greenhouse? Eh, kulay blue naman. Okay. Kasi, yun lang yung nakasanayan natin tawag. Kahit na anong kulay naman ilagay natin yun. May puti, may black, may blue. So, mamimili kayo kung anong gusto mo. Pero ang tawag pa rin yan ay greenhouse. Kaya tinawag na greenhouse kasi ibig sabihin, ang nasa loob ng greenhouse ay mga halaman natin. Pwede kang vegetables, halaman.